Isang mapagpalang araw o gabi man kung saan man kayo naroon sa mga viewers ko, sa mga supporter, maraming maraming salamat. At saka sa mga bagong subscriber, maraming maraming salamat po uli. At pasensya na kayo kung mga siguro mag-iisang linggo na wala tayong gaanong upload. Na taon kasi mga boss na naging busy ako ngayon. Yung mga ginagawa kong amplifier ngayon ay dapat 1 to 2, isa o dalawang araw lang tapos na agad. Eh mangyari, katulad nitong kay Kuya Jerry, itong amplifier na yan, na maraming ilaw-ilaw. Yan. Hindi pa tapos. Ang dami kasing ano dyan, ang dami kong inayos dyan, yung wiring, inayos ko, tapos yung mga additional na ilaw, biometer, bluetooth. Tapos kinulang pa kami ng isang pyesa kaya natingga. So bali ang topic natin mga boss ngayon ay wala tayong repair. Mag-unbox lang ako. So bago tayo mag-unbox kung ano man, babalitaan ko lang kayo sa mga hindi pa nakakaalam kung lagi kayo nakasubaybay dito sa channel ko. Yung ano natin, yung tester natin na ginagamit, yung Mystic, yung kulay itim, ay sa kasamang palad na nawala po sa akin. Bali marami-rami din yung pinagsamahan namin nun, marami-raming repair, at naging komportable na din ako doon sa paggamit sa kanya kasi halos gamay ko na siya eh. So mga ano siguro, teka lang, mag-iisang taon ko na rin pala siyang ginagamit at okay na rin ako doon. Kaya lang sa kasamang palad talaga, yung isang gabi habang ako'y may ginagawa sa likod, may ginagawa kong box, napatong ko si tester doon sa mesa ko sa kabila. So saglit lang ako doon, hindi ko namalayan, yung pala pinaplanan ng pitikin yung tester ko. So nangyari nung gabi na may gagawin pa sana ako nung binubunot ko to, ito na lang ang naiwan kasi maliit lang yung Mystic eh, mga ganito lang yun eh, pwede mong ibulsa yun eh. So ayun, nakuha nga. Tapos hindi ko lang pinansin, sabi ko baka na misplace ko lang yung tester, sabi ko. So bukas kinaumagahan, namili pa ako ng pyesa sa raon, baka pamili ko, hinanap ko pa rin siya. So yun, hinanap ko, wala, hindi ko talaga nahanap. Sabi ko mukhang kaduda-duda na to. At yun nga, pagdating nga ng sunod na araw, na-realize ko talagang wala na yung tester ko. Mukhang may nakakuha talaga. At may pinagdudahan akong isang tao at siya lang naman lumapit dun sa mesa. Wala lang tayong CCTV dito kaya hindi natin ma-pinpoint. So ayan nga, nag-post ako dun sa FB ng ano, hinahin ko dun sa ano. Pero hindi naman ako naghabol na dun sa nawalan, sa kumuha ng tester kasi wala nga akong CCTV. So hindi ko siya makakahon. So itatanggi niya lang yun eh. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, Diyos na lang ang bahala sa inyo eh. Kumuha kayo ng kasamaan sa kapwa nyo, kasamaan din ang ani inyo. Hindi man ako ang makabawi sa inyo, bahala na yung ibang tao dyan. O Diyos na lang ang bahala. Hindi ko dalahin yung ginawang masama ng ibang tao. So ganun ang ginawa ko, pinasa Diyos ko na lang. So doon ang nangyari doon sa ano, sa tester ko na nawala. Biglang nag-PM sa akin si Kuya Ariel TV. Si Kuya Ariel. So kasamahan natin yan sa grupo Electronics Technician at kapwa natin Tech Vlogger. Sa mga gusto palang bumili ng ESR tester, puntahan nyo lang yung page niya, yung Kuya Ariel Empire, tapos itong YouTube channel niya na Kuya Ariel TV. So pa-subscribe na rin mga boss at pa-follow na rin yung ano, yung channel niya, yung page niya, pa-follow na rin at subscribe na rin po doon sa YouTube channel niya. So pinim ako ni Kuya Ariel sa ang intro ng PM niya, saan location mo, address mo, at saka ano, sabi ko, reply ko, bakit kuya? Tapos sabi niya, pinakita niya yung picture ng tester. Bibigyan niya pala ako, sabi niya, ito, bigay ko lang sa'yo, mukhang sa'yo talaga ito na rapat, sabi niya. Halos hindi na ako makapagsalita o hindi na ako makapag-reply kasi hindi ko talaga inaasahan na mabibigyan ako ng tester kasi unang-una, sabi ko, tester lang naman yan at
technician tayo, kung tutusin, may kinikita naman ako pero hindi ganun kalaki. Halos sapat lang din para sa pamilya ko. Kaya bala ko din talaga bumili uli ng tester. Kaya lang, hindi agad-agad. Kumbaga, pag-iipunan ko uli. So, nataon eh, binigyan tayo ni Kuya Ayil ng gamit, eh, hindi, sinumba naman ako para tumanggi. Siyempre, tatanggapin ko, galing to kay Kuya Ayil. Sabi ko, sige kuya, maraming salamat, sabi ko. Pero tuwang-tuwa talaga ako, sabi ko, ayos. Makatipid ako nito at malaking bagay. Doon na gano'n sa isip ko na napakaswerte ko. Sa pool nung mag-vlog ako, napakaswerte ko. Bakit ka mo? Nung nagsimula ako mag-vlog, June 2020, para lang malibang ka mo. Kasi napapanood ko din yung mga yung mga sikat na vlogger, yung mga katulad nila Kuya Juwitik, Giovanni B, Juan de la Sag, si Dan Lial, yung iba pa mga sikat na natik vlogger. So parang ginagaya ko lang, pero alam ko naman na iba talaga level nila. Kumbaga yung talas o yung nalalaman nila ibang-iba. Kung ihahambing mo sa akin, kumbaga malayong malayo yung kaalaman nila. So naglibang-libang lang ako doon sa pagbablog. So tuwang-tuwa ako. Una, para lang talaga sa isip ko, mag-share. Ni minsan hindi ko naisip na magkakaroon ako ng maraming kaibigan ng mga technician at magkakaroon ako ng akala ko kasi mag-share lang ako. Ako lang ang magbibigay ng knowledge. Kumbaga mag-share ako. Hindi pala ang ganun ang nangyari. In the process nung nagba-vlog ako, doon ko na-realize na mas marami ako nakukuha ang information o nakukuha ang knowledge galing sa mga technician at saka sa mga viewers ko kaysa sa nag-share ako. So para in return, ang ginawa ko, tinuloy-tuloy ko na yung pagba-vlog kasi may nanonood sa akin na mas magagaling na mga technician na minsan, kung kulang yung sinasabi ko, binabak-upan nila ng suporta tungkol sa comment. At kung may mali man akong sinabi o nagawa, kinokorek nila in a positive way. So sabi ko, maganda pala itong pag-vlog. Hindi ka lang mag-share, matututo ka pa. So, at saka yun na nga, nagkaroon ako ng maraming kaibigan na mga tech-vlogger at isa na doon si Kuya Ayil. Kaya para sa akin mga boss yung pagbablog, napaka siguro blessings o regalo ng Diyos para sa akin. Unang-una hindi lang naman dahil sa nabigyan ako ng tester o may natanggap ako na ayuda. Sa knowledge lang na nakukuha ko sa mga pagbablog din nila pag nanonood ako. Malaking bagay na yun kasi minsan may mga diskarte sila sa pag-repair na hindi ko rin alam. Eh, na-i-apply ko sa repair. Tapos na-i-share ko din sa inyo. So mga boss, mahaba na yung kwento, pasensya na kayo. Pinahaba ko lang talaga, pero simulan na natin yung unboxing. Sana hindi kayo nabagot, 8 minutes na pala yun. So, ito yung binigay ni Kuya Ariel na tester ata to. Unahan ko na tester to. So, buksan na natin mga boss. Iwain na natin. So, ayan. Ang talas ng hiwa po sa pool. Uy! Silyadong-silyado ah. Pasensya na kayo mga boss ah. Sana hindi kayo mainit dun sa ang haba ng litanya ko. Ang ganda nito ah. Uy!
Wow! Ang ganda pala! Ilaw pa oh. DC. Meron siyang Hertz para sa volts AC. Tama, volts AC, AC or DC. Hertz para sa millivolts. Tapos ano? Hertz din. Ewan ko lang kung ano, pag-aaralan ko pa dito. Ohms at saka diode. Capacitor, temperature, tapos microampere hertz, yan, DC, source in CB. Ano naman tong function? So ayan, may temperature pa. Okay, ang ganda. All, yan. So ang ganda pala nitong binigay ni Kuya Ayon na no, ang ganda talaga. So Ayon is ganda. All, ilaw. Yan, may ilaw pa siya oh. Ganda. Backlight, ohms, COP. So ito hindi ko alam, pag-aralan ko pa to yung function. Diode, AC, DC, yan. Nanoparad, capacitor, temperature, yan, microampere, AC-DC, current. So ayan, ganda, may kasama pang ganda ng test rod niya oh. Aha. So akala ko walang test rod pero meron palang kasama. Ganda. Uy! Uy! Ang ganda. Ayun oh, oh, ang ganda. Wow. Pwede siyang ano. Maliit siya oh. Yan. Ang liit ng pwede siya pang tester ng mga IC. Yung sa mga LCD. So maganda. Maganda to. Ang ganda ng binigay ni Kuya Ariel. Bibilhan ko to ng ano. Bibilhan ko to ng lagayan. Yung box. Bibilhan ko to ng baul. So, ang ganda. Subukan nga natin. Yan. Ang ganda ng binigay ni Kuya Ariel. Hindi ko alam kung magkakaano to. Pero ang ganda nito. Common. Yan. Tapos ito sa diode sa kasano. Yan, buzzer. Ohms at saka buzzer. Ayan, no? Umiilaw din, no? Oh, ang ganda nito. Salamat, salamat, Kuya. Ang ganda pala nito. Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong tester sa buong buhay ko, sa totoo lang. Tagal-tagal na rin akong technician pero sa totoo lang, aminado ako. Aminado ko, hindi naman ako talaga masasabi niyong mga master o legit. Pwede siguro ako legit na technician pero sa buong buhay ko, sa pool nung natuto ako mag-repair pagka-graduate, namasukan ako ng shop mga 2004, 2005. Simula nun hanggang itong bago ako mag-vlog, ang ginagamit ko lang na tester ay mga ganito lang, puro lang wheeler. Ni minsan
hindi ako nakagamit ng digital na ganito. Nung ano lang, ito lang nagbablog na ako. Kaya ngayon talagang masayang masaya ako. Ang ganda pala ng teaser na to. Talagang ano, sasabihin mo, sana all, iingatan ko to at lalagyan ko to ng box. Tapos itong test blood niya, tatabi ko lang to pag ano, yung isa lang ang gagamitin ko. Itong pang barubal na isa pag mga ordinary lang na repair. So ang ganda. Ang ganda niya. Kapasitor. Kuha tayo ng kapasitor. Ayan. Milliparad, ilan ba ito? 20? So, try natin ulit. Ito po yung ito. Ohms. Dayon. Salamat kuya! Natin ito. 98 ohms. Okay. Okay yung ano, yung binigay niya, habo test. Hindi ko lang alam kung nasa magkano tong pista na to, pero alam ko mukhang ano to eh. Mamahalin siguro to. Hindi ko na alam kung magkano. Ganda. Maraming salamat at muli hanggang dito na lang yung vlog natin. Papasalamat unang-una ako sa Panginoong may lumikha. Maraming salamat sa Diyos sa binigay sa ating katalinuhan, kalakasan at kapayapaan ng damdamin. At pangalawa, magpapasalamat ako kay Kuya Ariel na ginawang instrumento ng Diyos para makapag-abot sa atin ng biyaya. Maraming salamat. Ika nga nila, kung may nawala, papalitan ng Diyos yan ng mas maganda pa. At ito na nga yung pagpapala. Maraming salamat uli at i-end ko na tong video natin at masyadong natuwa talaga ako. Thank you at God bless po sa ating lahat.